at nabalitaan nyo ba itong si dating Customs Commissioner, ang sinibak na Commissioner ng Bureau of Customs, pero sinibak pataas. Nalipat sa TESDA itong si dating Commissioner Isidro La Peña. Akalain ninyo? Nag-file ng kaso raw na libel laban kay dating Customs X-ray Chief Lourdes Mangawang sa Taguig City Prosecutor's Office. Eh ngayon mga kaibigan, ano pa itong balita? Ito nga yung si La Peña. Bakalain ninyo, naghain ng kaso. Libelo yata ang inihain ito eh. Laban kay Attorney Maria Lourdes Mangawang, mga kaibigan. Ha? Sa Taguig Prosecutor's Office. Sa kanyang inihaing reklamo, sinasabi ni La Peña na ito daw si Attorney Mangawang sinira ang kanyang reputasyon. Ha? Sino ba sumira sa reputasyon mo? May hindi ka pa paniwala yan. Ha? Ako hindi abogado ha. Pero ito ha, tinan ninyo. May nangyari ba sa customs sa panahon ni La Peña? Wala. Di ba meron? Sa panahon ni Paeldon, di ba may nangyaring ganun? Ha? Pero nakita ninyo, magkaiba ang treatment, di ba? Kay Paeldon, iba rin sa kanya. Oh. May nangyari, sa madalit sabi, yung nangyaring sa panahon ni La Peña, si Mangawang ba o siya? Ha? Paanong nasira reputasyon niya ron? Eh kung may sumira, kasi nakatanga ka eh. Napalusutan ka eh. O pinapasokin niyo talaga. Dalawang bagay lang yun. E tapos anong katarantaduhan yan? At yung mga sinasabi niyang libel. Saan ba sinabi yan? Di ba doon sa sinabi yan? Oh, mga kaibigan, at nung panahon na yan ay iniimbestigahan. Oh, mga yan ang sinasabi natin eh, paano ngayon? Yung mga tao na dinidiscourage natin, sila pa ginigipit natin. Yung mga tao ha? Na magsabi ng kanilang panunod magagandang pangyayari kamukha niyang sa customs na yan. Oh, mga kaibigan. Di ba? Paano ngayon? Di ba ganyan ang ginagawa doon sa mga tumitistigo, yung mga whistleblower. Yun ang ginigipit eh. Harassment yan. General Isidro La Peña. Kung merong kasiraan na nangyari sa iyo, sa palagay mo, Susmari. Sino ba gumawa nun? Ba't ka maghahanap ng, ba't ka mag-aakusa ng tao? Di ba? Libel? Naka-libel, walang kwentang kaso, hindi maganda yan. Ano yung kaso ninyo? Mabigat. Yung laban sa inyo, droga yun eh. Sipin mo, itong mga nasasangkot sa mga krimen ngayon eh. Yan ngayon na nagkakaroon ng lakas ng loob. Nagipitin pa yung mga tao. Lalo na kami. Di ba ganyan ang madalas kong kwan? Inaalmusa, libel? Bakit? Nagagalit yung mga tao eh. Ang sasabihin nilang sinisiraan mo sila. Anong sinisiraan? Sino ba gumawa ng kasiraan nyo?
Hindi ba kayo yun? Halimbawa, nagnakaw. Eh, sinulat mo, nagnakaw. Oh, idinimanda ka ng libel. Bakit mo ako idinimanda? Eh, ikaw itong nagnakaw. Tingnan mo, mga kaibigan. Yan ang masama eh. Yan kaya yan, libel na yan. Alam niyo ba yan? Labag sa batas yan, libel. Labag sa konstitusyon yan. Kung tutuusin ninyo. Nakalagay sa konstitusyon, no law shall be passed abridging the freedom of speech. Ano ba yung sinasabi sa Tagalog? Wala anyang pwedeng o dapat na likhaing batas na magpapasikip sa kalayaan ng pamamahayag, pagsasalita. At bali ba, sa ibang bansa na pinagkokopya natin ng mga batas natin, especially America, dyan tayo, mahilig tayong mga kopya eh. Pagka nakita mong wala pa rito ang batas na ganyan, kokopya doon. Eh ba't hindi nyo kinopya yun in toto, yung libel sa Amerika? Kasi sa Amerika, civil case yan eh. Eh dito, criminal case yan eh. Di ba? Kaya nga merong mga tarantadong mambabatas na kapag ka mag-e-eleksyon, laging nilalabas na panukala raw nila na kailangan maipasa ito. Pero sasabihin lang nila yung pagmalapit na eleksyon. Para makakuha ng simpatya sa media. Pero pag nanalo na, katulad ni Grace po, nasa na yung FOI bill? Wala na, di ba? Patay na, di ba? Pinas lang na nila. Tsaka yung decriminalization of libel. Si Mayor Lim nga eh, naging senador 2004. Di ba May ang election? End of June 30, end of June, June 30, 31, July 1, bale, July 1, nag-i-start na silang mag-assume ng posisyon nila kung nanalo ka ng Mayo, di ba? Nasa batas yun. Ngayon, alam ba ninyo si Lim? July. Nanalo siya May 2004 na senador. July. First week of July or second week of July. 2004 din. Nag-umpisa na maghain ng bill si Mayor Lim. Senator Lim siya noon. Ano yung mga inihain niyang bill? Decriminalization and libel. Ha? But, kailan ang susunod na eleksyon? 6 years after pa ulit ang eleksyon. Pero, si Lim, makikita mo. Ha? Hindi niya gagamitin sa kampanya. Kasi kung politiko siya, gusto niya one year bago mag-election yung the next election, natatakbo ka. Di ba? Oh. Ngayon, mga kaibigan, ano pa pinail ni Mayor Lim na bill nung siya senador? Sunod-sunod yun, ha? Abolition ng pork barrel. Ha? Ano pa yung isa? Meron pa isa eh. Anti-dynasty. Yung batas na magpapatupad sa provision sa saligang batas na nagbabawal political dynasty. Yan ang mga inihain na bill ni Lim. Ano nangyari? Ba, parang may dumaang anghel doon, tahimik lahat yung senador eh. Si Lim naman, walang kamuwang-muwang, hindi niya alam na ikagagalit ng mga mambabatas yun sa kanya. Pero pag mag-i-eleksyon, hindi niyo ba napapansin? Merong gumagamit ng mga panukan na inihain mo papanukala. Tignan ninyo ang internet. Ha? Hanapin ninyo yung mga bill na yan. Makikita ninyo, lalabas.
ang website mismo ng Senado at makikita ninyo ang estado ng mga panukalang batas na yun na ang author ay si Mayor Alfredo Lim at saka ang pecha, pero naka-archive. Yan. Yan, madalas kasangkapanin niya ng mga politiko pag malapit na eleksyon. Oh. Tapos palilitawin nila sila yon. Pero nungka, galit sila sa mga batas na yon na binanggit natin. Dahil lahat yun ay nakaka-apekto sa kanila. Sila ang tatamaan ng mga batas. Ayaw nila yun. Diyo ba? Ay, yung mga katarantaduhang libel-libel na yan, kagaguhan yan, mga kaibigan. Nasira daw yung karangalan niya. Reputasyon? Ano ba reputasyon mo? Yan ang reputasyon mo. Yan nangyari sa custom. Ilan yung container na hindi nyo na nasagot yun hanggang kailan? Yung tiles, nasan yun? Ha? Yun ang unang kaso ni La Peña, hindi na nabanggit yun eh. Mga kaibigan eh. Yung smuggling ng tiles, ilan daang container yun, pinalusot. Sabi naman ng mga gunggong, sa panahon naman ni Pinoy, 2,000. Teka, lagi na lang ganun eh. Pagka may nabanggit kang maling nangyari dito, uungkat nung nangyari sa nakaraan. Teka muna, mali ba yung nangyari na nakaraan o hindi? Kung mali yun, eh ba't ginawa ngayon? Tama ba yun? Nangyari noon? E di ibig mo sabihin, tama rin yung nangyari ngayon. Mali yun eh. Kung may maling nagawa ang sa dating administrasyon, ang iniintay natin, mag-file kayo ng kaso, ipakulong ninyo. Hindi yung puro tayo daldala. Tapos i-justify mo yung gawa niyong gunggong ang sarili ninyo. Mabaluktot niyo lang yung katotohanan. Yung mali noon, mali ngayon. Kahit anong panahon, yung mali ay mali yun. Yung tama, tama yun kahit anong panahon. Oh. Yun nga sinasabi natin, ibig mo sabihin eh. Namimili ka ng gagawin. Masama? O, pagpaborito mo eh. Pwede? Hindi masama? O, ganun ang nangyayari ngayon. Ito mga idiot. Ha? Na ganyan ang paniwala. Mga kaibigan, mga gunggong. O, lalo niyong pinasasama ito para i-justify niyo lang yung paniwala niyo. Na baluktot na paniwala. Maling paniwala. Ha? Ibig mo sabihin eh, pag iba magnanakaw, masama. Pag paborito mo magnanakaw, hindi masama. Huwag pag-usapan. Gagaguhan yan.